pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Dahil na-promote na ako, alam mo gusto ko mag-vacation tayo. Baby, sabi ko na-promote na ako. Manager na ako. Magkala na tayo. Magtalan? Oo. Malapit na rin naman akong graduate. Makahanap agad akong trabaho. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Baby, gusto ko kasi secure mo ni future natin eh. Makakapag-ipon tayo bago tayo magpakasal. Maawa mo na. Ilayo mo na ako sa bahay. Bakit ang nangyari sa'yo? Si Mama kasi... sinasaktan niya ako, bata pa lang ako. Pero ngayon mas lumala siya. Pati yung kinakasama niya, minamanak ako. Hindi na ako ligtas sa sarili kong bahay. Bakit niyo mo na sinabi sa akin yan? Dalawang taon na tayo magkasintahan, ha? Natatakot kasi ako eh. Natatakot ako na baka iwanan mo ako. Iwanan mo ako kasi komplikado yung pamilya ko. Papakasalan kita. Papasal tayo, ha? Okay ka lang? It's okay na. Amanda! Lumabas ka dyan! Amanda! Huwag mo kang bibigay na. Ilabas mo yung anak ko! Amanda, lumabas ka dito! Ako bahala. Umalis na ho kayo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko dahil kung hindi, kaasuhan kita ng kidnapping. Hoy, Amanda! Halika nga, umuwi na tayo. Hindi ka ba nahihiya? Ang landi-landi mo, umuuwi ka dito sa bahay ng boyfriend mo. Mawalang galang na po. Hindi niya na ako boyfriend. Eh, di buti. Nag-break na kayo. Asawa na po ako ni Amanda. Napasalamat ako sa Diyos na ikaw yung naging asawa ko. I'm sorry. Alam ko na halos isang taon na rin tayo nagka-try magkabihin mo. Wala nga, ma. Nagtiwala lang tayo sa kanya. Ibibigay din siya sa atin ng Diyos. I'm sorry, Mr. De Vera, pero mababa ang sperm count mo. Dito? Nag-iwalay na kayo ng asawa mo? Ano bang ginagawa nyo? Bawal sa inyo yan!
Nung pinagbubuntis kita, nagsisigarilyo din naman ako. Lumabas ka naman ng maayos. Bastos nga lang. Kung nagpunta ka dito para pakialaman ang buhay ko, makakaalis ka na. Hindi kita kailangan, pati ang tatay nitong pinagdadala ko. Kung galit kayo dyan sa June na yan o sa akin, huwag niyo idama yung bata sa tiyan niyo. Anak ko to. Wala kang karapatan dito. Gagawin ko kung anong gusto ko. May karapatan din ako dyan. Kapatid ko yan. Lalo na't pinapatay niyo sa kababayaan ninyo. Wala talaga kang kwentang ina. Bastos ka talaga. Salamat, Mahal. Mahal, naisip ko, paano kaya kung ampunin na lang natin yung magiging anak ni Nanay? Pwede ba yun, Mahal? Kapatid mo yun eh. Kumonsulta kasi ako sa abogado. Mabuti na mapunta sa atin yung bata para makasigurado ako na maayos siyang lumaki. Yun lang ba, Mahal? O dahil wala akong pag-asa mabigyan ka ng anak? Sorry ah. Hindi kita mabigyan ng anak, may diferensya kasi ako eh. Mahal. Eh, hindi naman yung ibig kong sabihin. Haawa lang kasi ako doon sa magiging kapatid ko. Kilala ko si Nanay buong buhay ko. At wala siyang pakialam sa anak niya. Sige, Mahal. Total, nandito na rin tayo. Sisiguro din natin maayos yung kapatid mo. Na hindi siya sasaktan ng nanay mo. Babantayan natin siya bilang kapatid mo. Ha? Hindi natin siya kailangan punin. Dok, kamusta ko nanay ko tsaka yung kapatid ko? Medyo nahirapan ng nanay mo sa panganganak. At ang bata, medyo mahina dahil kulang sa buwan. Nonetheless, they are resting now. It's a boy. Excuse me. Mahal, huwag kang mag-alala. Magiging okay ang kapatid mo. Sa bahay na tayo. Rosa! Rosa, pwede bang ayusin mo yung higaan ni Baby Angelo? Opo, tsaka pwede na rin yung guest room, ayusin mo na rin. Pakiakit na lang atin, ha? Salamat. Oh, aakit na tayo. Dami na. Peste. Tayo. Ang ingay talaga ng iyak ng sanggol. Dito muna yan, ha? Hindi ko pa kayang alagaan yan. Maghahanap pa ako ng trabaho. Okay lang po. Kami na pong bahala. Sige, uwi na ako. Ay, Nay! Bakit hindi mo na kayo magpalipas ng gabi dito? Para makarga niyo rin si Angelo. Tanda na ako, Amanda. Hindi ko na kaya magpuyat. Kaya mo na yan. Total, atat na atat ka naman alagaan yung sanggol na yan, di ba? Han! Ano ginagawa mo dito? Pag bumalik ka pa? Sana hindi ka na bumalik pa, you cut! Teka lang. Nabalitaan ko kasi may anak daw tayo. Eh, siyempre may karapatan naman ako dun sa bata dahil ako yung ama. Anong pinaplano mo? Hindi ako naniniwalang bigla mo na lang minahal yung bata nung balitaan mo. Nasaan yung anak natin? Wala. Hindi ko kayang pakainin kaya binigay ko kay Amanda. Huh? Eh, nasaan yung pera? Anong pera? Ano naman, oh. Sana bago mo binigay yung bata, eh, pinagkakitaan mo muna yung anak mo. Ito na ba yung anak natin? Malamang. May nakikita ka bang ibang bata dito? Tara na. Baba, asa si Angelo? Meron akong pasalubong sa kanyo. Gustuhan niya to. Ma, binawi na ng nanay mo si Angelo. Ano? Bakit? Bakit hindi siya nagpaalam sa akin? Kumain ka! Kumain ka! Kumain! Ano ba? Kumahimik ka! Nay, ano ba? Akin na si Angelo! Anak ko siya! Akin siya! Nay, paraawa mo na! Hindi mo naaalagaan na maayos si Angelo sa amin
namin. Anak namin yan. Hindi yan, Candy, na hinihingi lang. Bakit? Nasaan ka ba nung baby pa lang siya? Di ba umalis ka? Di ba iwanan mo si Nanay, tsaka si Angelo? Tapos ngayon, naasta ka na parang imagulang ka na? Hoy, dahan-dahan ka lang sa pagsalta mo kay Jun, ha? Kami pa rin ang magulang niya. Oo, pinaalaga ko siya sa'yo, pero kami ang dugot naman niya. Ako ang nagmamahal kay Angelo. Ako ang nagpuyat nung bata pa siya. Ako ang nag-alaga nung nagkasakit siya. Ako ang tinatawag niyang mama. Ako ang ina ni Angelo. Ako ang nagdala sa kanya sa sinapupunan ko at ako din ang nagluwal sa kanya. Kaya kahit balibalik na rin mo ang mundo, Amanda, anak ko siya. At pag pinilit mo, ididimanda kita. Ang tigas-tigas kasi ng ulo nitong batang to. Manang-mana ka talaga sa ate mo. Nay! Nay, ano ba? Sabi ko sa inyo, di ba huwag niyo sasaktan yung anak ko? Hindi masasaktan yan kung pinalaki mo na maayos. Inispoil mo kasi. Nilason mong utak, tinuruan mong magalit sa akin. Nay, huwag niyo isihin sa akin yung pagkukulang niyo bilang isang ina. Kaya siguro ganyan si Angelo na nararamdaman niya, hindi niya siya mahal. Tsaka na itapatin yung ako. Marunong ba kayong magmahal? Kasi ako hindi ko naramdaman yun eh. Hindi ko rin naman naramdaman yun sa mga magulang ko. Di ba binenta ako ng nanay ko? Narinig mo ba ako nagreklamo? Kung ginawasan niyo yun ni Lola, huwag niyo kami idamay ng kapatid ko! Tsaka na yung galit pinuputol, hindi pinapasa! Kaya kung sa ayaw sa gusto niyo, aamponin namin si Angelo! Eh kung ayaw ko, may magagawa kayo? Meron! Susumbog namin kayo sa korte, papatunayan ko doon na wala kayong kwentang ina na pabaya kayo! Ako po yung tumay yung ama kay Angelo. Nung panahon na kami pa ay nag-aalaga sa kanya. Mahal na mahal po namin siya ng asawa ko. Maganda po yung hanap buhay ko. Ang buhay po namin. At kaya ko pong ibigay lahat kay Angelo. Lahat ng pangangailangan niya. Sa kanila na lang yung bata. Okay lang sa akin. Total, sila naman yung may pera eh. Hindi ako perpektong ina. Madami ako naging sablay. Marami akong pagkakamali. Hindi rin po maayos yung buhay ko. Pati ng kinakasama ko. Mas mabibigyan po ni Macoy at ni Amanda ng maayos na pamilya si Angelo. Kaya nakikiusap ako sa husgado. Sana bigyan niyo na ho ng consent si Amanda na ampunin si Angelo. Hindi po ako tututol. Dahil sa totoo lang, nakakahiya man aminin. Mas naging ina siya kaysa sa akin. Walang halaga. Mamahalo, kain ka muna para naman gumaan yung pagramdam mo. Attorney! Magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong balita? Magandang balita, Mrs. Sa wakas, inaprubahan na ang papeles ni Angelo. Ikaw na ang legal na ina niya. Talaga ho? Oo. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat po. Sige, mauna na ako. Anak, may dala ko para kay Angelo. Sige po. Si Angelo po nasa taas lang. Binibihisan lang ni Rosa. Kanina ka pa niya hinihintay eh. Miss ka na daw niya. Anay, alam niyo, dito na lang kaya muna kayo tumira. Para hindi kayo lalo mamiss ni Angelo. Total, mag-isa na rin naman kayo sa bahay, di ba? Nga po, Nay. Dito na kayo tumira. Gustuin ko manak, pero
Hindi pa siguro ito yung tamang panahon. Kailangan ko munang ayusin yung sarili ko para siguradong maging mabuting ina ako sa inyo ni Angelo. Nakakahiya nga kasi sa edad kong to, ngayon ko pala nga ayusin yung sarili ko. Macoy, pasensya ka na sa mga hindi natin pinagkasunduan dati, ha? Nay, po, Nay. Pasensya din po, Nay. Kalimutan na po natin at bumuo tayo ng panibagong buhay. Nay, alam ko sa puso ko na hindi nagkamali ang Diyos na kami ang binigay sa inyo. Nay, maghihintay kami ni Angelo. Hintayin ka namin. Kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.